Menu? Patayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ah. Lima. Ako lang buhay dito. Okay. Kumusta kayo, mga dre? Welcome to Saray TV. Wakas ay nahanap din namin ang matagal nyo ng request na itampok dito sa Saray TV. Walang iba kundi ang mga sunog baga na sumikat sa sitcom na Home Along the Riles. Kilalanin natin isa-isa ang mga orihinal na miyembro ng sunog baga at alamin ang mga kwento tungkol kay Mang Dolphy na ngayon lang natin maririnig. Ako po si Jonathan Bruce, bali ninong ko po si Mang Dolphy. Matagal na rin po ako doon na sumasama sa... Magkapatid po kayo, sir, ha? Sumasama sa mga pelikula, sinasama kami ng aming father na namatay na. Kaya kami na-join kay Mang Dolphy. Simula nga noon, lagi kami sinasama. Extra kami. At marami pa kami mga pinupuntahan na sa mga shooting. At ako rin po ang nagmamasahe kay Mang Dolphy, kay Ninong. Okay. Kaya kumbaga talagang close na kami. Ayun lang panahon. Magandang araw po. Ako po si Presley Cruz. Tinatawag bang secretary ni Mang Dolphy? Nagano kung sabihin, right hand or bodyguard. Lahat ng mga bagay na kasama ko ay pag hindi ako nakakita ni Mang Dolphy sa paningin niya, umiita ulo. Sir, isingit ko lang, no? Sa mga hindi nakakaalam, mga dre, si Sir Presley po, ang original na member ng Sunog Baga. Yan, yung mga nire-request nyo po, Sunog Baga, si Sir Presley. Actually, tatlo lang kami. Yung isang driver ni Dolphy, kasama ko sa Sunog Baga. At saka yung assistant director ng Home Along the Riles, Sunog Baga din. Dahil assistant director lumalabas pa. Tatlo lang kami sa Sunog Baga. Yung si Kite, Kite pa pala. Mas may karakter ang mukha namin yun si Pango. Okay. Paano nga po kayo napasok doon, sir, sa kay Mang Dolphy? Ako napasok sa kanya. Mutin ako ng pilot ng Home Along the Riles. Sinabi ko kay Tito Dolphy na, Tito Dolphy, pwede ba ako sumali sa Riles? Ikaw, sige, sabi ko sa akin, Derek, dyan mo na. Tuloy, naisama agad ako dahil siyang bida. Nung naisama ako ng isang sitcom, after nung taping ng Home Along the Riles, tinawag ako, Presley, mag-uusap tayo mamaya sa dressing room. Ako nag-iisa lang at wala akong kasama. Kasi ikaw, Mang Dolphy, sige, anong oras ba pupunta sa bahay? Bago mo nangalian, dito ko sa bahay. Bigay ko yung address namin. Sa bahay ni Mang Dolphy sa may Parañaque. Actually, malayo yung bahay. Nag-taxi pa ako sa labas ng Coastal Mall. Tinanong ko lang yung bahay ni Mang Dolphy. Pagbaba ko ng taxi, diretso na ako ng bahay nila sa may gate. Sumimbre ako. Napakasok agad ako ng mga katulong. Sabi ko, bisita ni Sir. Hindi ko naman kakalayan si Mang Dolphy. Natutulog pa. Nung ako pumunta sa loob ng sala, gumising dahil ako talaga ang sadya niya. Ako talaga ang kanyang hinahihintay. Ay ko, Mang Dolphy, morning ko. Halika, kumain ka na ba? Sige po. Wala nung ako napasama sa kanya. Araw-araw na, hindi na ako nakaalis sa kanya. Doon na ako natutulong sa bahay niya. Talaga? Kasi hindi na ako umuwi ng bahay namin. Kaya noong time na ako sumasama, ako naman nalilibang ako, sumasama ako sa mga lakad niya. Punta kami kay Fernando Po Jr., Joseph Estrada. Okay. Mga commitment niya na hindi ko alam na nakakita ko yung mga artista na. Sabi nga, banggit niyo po kanina sa akin, sir, na sama po ba kayo sa mga show ni Mang Dolphy, like Jan and Marcia, gano'n? Nag-umbisa yan doon sa 1980 yan, 80, 81, 82, 83, hanggang 86. Pero ako may trabaho ako, pupunta ako sa taping. Okay. Para ako, pag sumasama ako, nakakita ko yung mga artista rin. Naumpisa akong sumama sa kanya doon sa John Marcia. Hanggang matapos sa sito sa John Marcia, inabot ng 3 years, 3 taon.
pinalitanan naman ng bagong serye. Ano? Plaza 1899. Yes. Naroon sila Francis Magalona, tsaka si, ano pangalan to, Ray Langit. Si Ray Langit, nakakasama namin doon. Eh si, ano, mayroong nararamdaman si Mandorki sa katawan. Parang may sakit sa bato, napa-opera. Kaya, another seat ko na naman siya. Naputol na yung plaza na yun, na move na naputol, show. Naputol, dahil parang may nararamdaman siya, pero nagtrabaho pa rin siya. Okay. Tumanggap siya na panibago seri puruntong inaabot din isang taon eh isang taon lang doon na siya ano natapos yung puruntong na yan nakaramdam siya ng sakit kaya nagkaroon ng panandali ang ano si Mandobi magtrabaho pumunta sa Amerika nagpa opera sa bato 1989. Okay. Nang natapos ang operasyon niya, bumalik sa Pilipinas, tumanggap na naman ang bagong series sa Channel 2. Hindi na sa Channel 13, Channel 9, hindi na doon. Channel 2, kina Charo Santos, kina Gabby Lopez, hindi mo na kontrata. Nalaman ko may mga kontrata sa ABS-CBN, Home Alundarili. Nag-umpisa siya. Kita ko sa TV, napakulong ko. Kaya nung pilot na yan, nakasali ako sa sitcom. Every week kami nagtitaping. Sa isang linggo, dalawang beses. Paano kayo napasok dun sa sitcom? Inalukko ba niya kayo? Ah, hindi. Ako na mismo nagpresenta. Ako rin malumbas sa mga gamit. Okay. Nagsabi po kayo kay Mang Dol. O, dati na kasi ako lumalabas sa General Marcy, kaya ako may bago seat kong ito eh. Nung ito yung pinayagin kong sumali sa release. May release kasi doon eh. Opo. Nakikusap ako kay Direk Johnny Manana, pwede po ba ako sumama sa release? Okay daw. Nasalang ako sa release. Aba nagtitaping kami, na-enjoy ako eh. Dahil may kausap ako, puro artist eh. Ako sino-sino mga artista kausap ko eh. Parang hindi iba. Pagkakita ng mga artista tayo. Opo. Talagang excited ka na tumitili-tili kasi sa TV mo lang sila napapanood. Kaya nung time na kasama ko na sila, normal lang, puro artista kasama mo. Huwag tayong pumunta po ba sa Sunog Baga? Kasi marami nagtatanong sa akin yung Sunog Baga, baka pwede natin itakil. Kwentuhan nyo naman po kami. Itong mga Sunog Baga kasi kami talaga. Ang bumuo niyan si Mang Dolphin na rin, no? Oh, eh siya nagbagsag sa mga aming Sunog Baga. I-release nga lang ang nadun eh, wala lang Sunog Baga doon eh. Tatlo kami. Opo. Isang driver ni Dolphy, pangalan, Rudy De La Cruz. Sa payo, assistant director, Danny Hernandez. Okay, wait lang. Papakita natin sa screen para makarelate siya. Ito po si... ito, driver ni Dolphy, Rudy De La Cruz. Opo. Tommy Angeles. Danny Hernandez, assistant director yan ng Home Alone Dariles. Opo, opo. Ito si Kite, yan ang may karakter ng mukha sa amin. Apo. At ito naman, ito yata ako. Apo, kayo po yan. Ako yata pinakagwapo rito. Sino po sir yung nakanguso palagi sir? Ah, si Antonino Balawag. Antonino Balaw, patay na po ba rin yun? Eh alam ko, wala na eh, wala na akong balita eh. Dito po sa mga ito sir, mga kasama nyo dito, ano po ba yan? Patay na po na rin po lahat? Alos lahat to. Pati si Mang Tommy, no? Patay yan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Lima, hindi ko makamukha ko sino to. Ito, ako lang yata buhay. Ako lang buhay dito. Kayo na lang po natitira. Parang kayo na lang natitira nga sa... Sunog Baga. Kaya nga. Bayita ako doon kay, sino yung Balawan sir? Parang may kaya daw po yun ah. May mga nagsabi po sa akin ah. Actually, alam mo naman yung mga kwento-kwento, mayaman. Aya, alam mo, kami, nagaling kami ni Mandorpe sa Subic. Tapos kami na shooting doon. Nadaanan namin sa Bulacan si Antonio Baliwag. Balawag! May nakanguso palagi. Merong talagang release sa lugar na nagdaanan namin. Doon sa may Bulacan yata yan. Opo. Naguhugas ng plato yan. Naguhugas ng pinggan niya sa isang kantina. So, hindi totoo yung kwento na kaya yun? Ewan natin. Kung talagang nabalitaan nila yung mayaman daw, bakit? Naguhugas. Dapat pa lang eh, sa tape ng Home Alone eh, naka-spotting yan o ano. Eh, mukha na lang, makakita mo yung mukha niya. Opo. Kaya minsan, ginagaya yung mukha niya ng mga tao, yung mga bata eh. Opo.
Alam ko wala talaga lahat patay na mga sunog baga. Si Mang Kuhol po ba? Member din ng ano yun? Ay, yung Kuhol. Parang alam mo, taga Cebu yata yan. Hmm. Nung napunta rin sa Pilipinas, sa ano yan, sa Maynila. Lagi pa ako sumala sa taping eh. Opo. Biglang lumitaw eh. Ah. May karakter nga mo ka eh. Oo nga po. Kaya ayun yung pagkalakit ang mga director. May karakter eh. Dating action kami. Eh sila paglakit ang mga mukha. Marami ang sinatawag na Kuhol na yan. Meron pang isa, taga Mindanao. Ay, meron pa. Meron pa isa. Yung palaging pinipingot ni Mandolfin eh. Yung isa si Suknet. Hindi, yung isa, yung nakaganon yung kamay ah. Oh, parang okay. Hindi maayan yung kamay. Oo. Uh-huh. Natatandaan ko, hindi ko na nakakita kasi yun eh. Baka ipatay na rin eh. Hmm. Ano pangalan po? Kokoy. Oo nga. Ganun din yung karakter niya po, no? Hmm. Yung pango naman, yung yata yung, alam ko, kakamukha rin ni Kiti. Ay, may pango. Okay. Eh, yung pango na yan, yan talaga, palagi na sa shooting yan, sa pelikula. Okay. Naging clapper ng mga shooting-shooting yan eh. Tapos naging legman. Legman yan, kaya yung masipag yan eh. Okay. Jaime pangalan. Ama, yes, Jaime. Kilala ko noon, yung Jaime pang... Talaga po. Star cinema yan eh. Hmm. Ang dami nilabas ang namin sa Star cinema oh. Ang mga pelikula namin doon, kasi sumama na sa amin si Babalu. Po, kumusta po si Mang Dolby? Naalala ko nung maliit pa ako na, elementary. Mm-hmm. Madalas akong isama ng tatay ko. Hmm. Sa mga shooting, father namin ni Kuya. Masure. Talagang, ang patawag na masure. Siya talaga nauna kay Mang Dolby. Kay Ninong Dolby. Siya ang nagmamasahe, siya ang alalay, siya ang ano. So, dinalala lang kami doon, kaya nakilala kami. Hmm. Naalala ko nga nung maliit pa ako, elementary, ang dami kong pelikula na nasamahan. Omen Satanasya. Hmm. Buhay artista. Mali-malit pa ako noon talaga. Sinasama kayo ng father niyo. Kasi ang sistema noon eh, siyempre pag maraming dalang extra ang tatay ko, may makita yan eh. Opo, siyempre. Oo, bawal siya, may talent. Kaya nakakaipon ng father ko noon. Talaga? Oo, kaya okay naman. At mapait siya ng Dolphin. Talagang kung anong trato sa magulang namin, ganun din sa amin. Talaga? Pati mga anak niya, mababait. Kaya na nawiwili kami doon hanggang sa tumagal ng tumagal. Oo. Para na kaming family. Oo. Oo, kaya talagang pati sa mga anak niya po. Oo. Ano? Talagang the best talaga. Oo nga, marami nga akong naririnig na kwentong kay Mang Dolphin na napakabait nga no. Sa mga problema ng personal, sa mga pangyayari sa family, marami siya na itulong sa amin. Mga emergency na ano, talagang di siya, okay. Di siya, ano, lapitan. Madaling lapitan? Mm-hmm. Talaga po? Talagang, iba yung, hindi lang naman sa amin, kahit sa ibang tao, ganun siya. Oo? Oo, talaga napakabait niya. Balita ko sir, ninong niyo po si Mang Dolphy ah. Oo. Kinasal kami nung asawa ko. Actually noon, nagsushooting pa sa ano yan, pelikula lang ano, August, be crazy. Sa tanay. Yeah. Time na nagsushooting, busy sila, nagpunta sa kasal namin. Lagi nanap namin sa Greenland, Executive Village. Marami nga doon na nabigla dahil, siyempre, Dolphy bumaba sa Pajero, wala may kasal. Hindi nagulat yung mga visitors na sir. Oo, marami na ano sa subdivision talaga. Nagbaba pala ng Pajero talaga. Uy, si Dolphy, ganyan. Talaga, napaka ano sa father namin talagang. Malapit talaga siya sa father. Hindi talaga siya, ordinary lang kami pero ang trato sa amin. Hanggang ngayon po ba malapit kayo sa family ni Kisa? Actually, ang kuya na lang ang nakakapunta rin kasi yun. Okay. Una na si Nino. Okay. Ang kuya na lang laging nag-ano rin. Ang kuya Eric. Kamusta po si Mang Dolphy bilang sabi na natin siyempre kaibigan, hindi lang boss? Actually, si Mang Dolphy kasi isa ang tawag ko dyan, Mang Dolph. Mang Dolph ang tawag ko eh. Hmm. Isa, sir. Kasi mga katulong ni Mang Dolphy, sir ang tawag eh. Okay. Eh ako naman, sir din ng mga katulong. Diba? Para akong si Dolphy na, siya tawag na sir eh. Si Mang Dolphy eh. Yun ang nabanggit ng kapatid ko sa
pagtulong sa tao. Kasi meron kami pelikula ng The Best in the West Part 2. Kasama namin si Babalu, si Lito Lapid. Subic kami. Mm. Yung time na ako ay sumama sa mga shooting-shooting, na-disgrasya kasi ako noon, sumama ako sa shooting. Pero hindi naman sa shooting nangyari. Sa bahay nangyari ang aking disgrasya. Yung kanan ko, naputol lang pulso ko at trikwas yung mga dugo. Naubusan akong dugo. Sa bahay namin yun, ha? Delikado yun. Tinulungan ako ng kapatid ko na padaling sa ospital ako para ma-operahan. Yun lang ang kagandahan kay Mandolpi na kabigay ng tulong sa akin na aking ma-operahan. Ngayon, nung aking time nasa hospital, sa Lourdes, tumawag sa telepono, ano, okay ka na ba, Presley? Sabi ko, Mandol, masakit. Gagano'n din yung Presley. Napakasalubo dahil nga sa kanya. Nung pumunta ako ng Subic, Presley, doon ko ba na sa bahay? Huwag kang sumama sa shooting. Hindi, kaya ka naman Mandolpi. Sige. Umaalala rin ako, nakabende kamay. Shooting yata ng The Best in the West yun. Eh, nasa Subic kami. Dito Lapid. So marami pala kayong sinama ang movie ni Mandolpi, ano? Meron pa pala Abracadabra. May magic siya. May magic sa kulungan. Tumataas siya, Abracadabra. Madami yun. Eh, yung huli nga, yung si Homesick, kasama namin si Dino Bonneby. Sa Amerika, ginanap yung ibang, ano, no, kalahati yata ng pelikula. Nasa may barko kami, nagsusunin. Pag-iyan ba yung Pasibo kayo, sir? Pagpunta kayong Cebu? Oo. Ayun nga, sa pierang simula, sa pierang, ano, doon ang location. Ano nga kami, bumaba kami ng buhol, eh. Tukol sa pagkamatay ni Mang Dolpi, paano nyo nabalitaan yun, ito ng pagkamatay niya? Nasa bahay po ba kayo? Nabalitaan hindi, kami, yun? Kami, si Mang Dolpi, hindi pa namamatay, nasa Makati Med kami. Bantay sa lado namin si Mandolpi ron. Palitan kami doon. Pag si Chassie tapos ang taping shooting, siya naman nasa kwarto. Ngayon, pagka si Chassie walang may taping, kami naman nung nagbabantay kay Mandolpi. Ngayon, nangyayari, nahihirapan ako magbantay, hindi ko nakakayanin. Yung mga anak, na doon na, pumunta na lahat yung mga anak niya para tignan yung tatay nila. Kaya lahat ng mga anak eh, nandun sa hospital, pulong-pulo yung kwarto eh. Nandun sila lahat? Nandun lahat sila, magsiwala sa una. Sa Likison, si Rolly Kison. Pulong-pulo yung kwarto pala. Si Edgar, si Freddy, buhay pa si Freddy Kison. Mga Kapampangan, taga-Porak, si Dino. Si Dino, si Ikit, si Sunny. Nagpapalitan sila ng schedule. Pero may time na talaga yung anak na ayaw umalis sa hospital, yung unang panganay na babae sa allocation. Bisa yung isang anak nasa Amerika, uuwi lang sa Pilipinas, ibabantay yung tatay niya. E anong time na yun talaga? Ano nga po yung sakit ni Mang Dolpi nun, sir? Ano, marami. Komplikasyon na? Komplikasyon sa katawa. Kasi nung namatay nga si Mang Dolpi, nagpasa-pasa yung itim sa katawan. Buong katawang itim talaga. Nawala yung mga dugo eh. Kasi mayat-maya kukuha ng dugo dun eh. Mayat-maya kukuha ng doktor eh. Ikaw nga, examine talagang Laboratory hanggang kukuha ng mga ano ka pala, kukuha rin sa ano, kapirasong dugo na ano. Talagang pinipit-pit lang buong katawan. Pero actually, ako lahat ng alam ko ni history kay Mandolpi kasi ang doktor niya, alos lahat ako nakakausap. Okay. Talagang meron ng ano, o, ang taon. Taon mamamatay. 10 taon yung kanyang ano, ang taning. Kasi ang doktor na nagsabi sa akin na pag sa ano, yung nilagay na ano, sa puso niya, angioplastin ba yan, ganun. Parang ano yan, parang baterye. 10 taon nga. Talagang bibilagan mo. Sakto? Sakto yung taon eh. Talaga? Minsan, hindi pa naman siya nakakaramdam ng ganong karamdaman niya. Apo. Lumalabas kami ng ano eh, ng bahay. Punta lang kami ng gurita, kakain, Rockwell. Nanonood ng TV yan, yung news, ano ba yan? Sa Amerika, ano ba tawag doon? News Tonight? Mapapanood niya siya, sarili niya. Si Dolpero, patay na. Nagmumura nga eh. Buhay na buhay ako.
Doon na lang hina si Mang Dolphy sa mga ganong eksena. Mga fake news. Fake news, oo. Na-stress siya sa mga balita na siya patay na, pero buhay na buhay pa daw siya. Madalas niyo po talagang kasama si Mang Dolphy, sir, no? Ano nga eh, ayan nga, si yung anak ko lalaki, grade 5 pa lang, sinasama ko na. Opo. Sinasama ko na araw-araw sa bahay. Mm-hmm. Kasama namin nanonood ng na sine sa Rockwell. Yung anak ko may dala ng oxygen. Mm-hmm. Tapos, ilalagay ito habang nasa loob ng sine. Mm-hmm. Paglabas, dala ng anak yung oxygen. Eh, portable yung oxygen eh. Opo. Eh, hindi ko makalimutan talaga. Baka ay kami, takbo kami. Mm-hmm. Parang kami anak lang, hindi maintindihan kung anak kami o... Kaibigan, o. Tatlo lang kayo ng, ano? Pati anak ko. Kaya ako. Sabi ko, masyado spoil naman yata itong anak ko sa kanya. Misang nga, inunahan pa ng anak ko matulog sa kotse. Nasa likod, eh. Aba, yung anak mo, Presley, naghihilip na. Ay ko. Alam, sige, pabayaan mo. Ganun. Ma-okay si Mandolfi kung matagal ko nakakasama yung anak ko yung gano'ng kalaki na. Sabi ko, swerte naman ng anak ko. Nakakita niya lumaki anak ko na si Dolphy kasama niya. Tama. Hindi ibang tao. Parang Quezon, membro na ako ng Quezon eh. Hindi ko naman sinasabi ako yung membro ng Quezon. Dahil ang apelido ko, Cruz. Nagtutuwa rin yung mga anak niya dahil naalagaan ko yung tatay nito. Alam nila ako talagang kasama palagi araw-araw. At susuportahan ko yung pangailangan ng tatay nila. Sa pera, di ako kaya suportahan ni Dolphy, di ako anak eh. Pero ano, nabibinibigyan naman ako pagka kailangan ko pambayad sa apartment, ababali. Bali ko, bali wala na yun, wala na yun, wala nang bayaran yun. Bali talaga, no? Ano na yun? Bali, walang bali ka. Ako, takot sabi si Mang Dolphy dahil sa masyadong ano siya, very ano siya. Strict. Strict talaga. Naging malapit din po kayo kay Bossing Big, no? Alam mo, matindi pa nga yung pagkakalapit ni Big Soto sa akin. Kasi, kaya Bossing, madaling lapitan. Bossing talaga, no? Ah, ba, alam mo, nabigyan ako 100,000 sa patay lang yun. Si Big Soto, hinihintay pa ako sa taping. Niyakap ako. Biglang hanggulgul ko. Patay na si tatay. Oh, okay, pati ka lumalapit sa akin. Ang ganun. Nalaman ko bakit ito Dolphy yan. Mahagulgul ako. Anong dala mong papid? Ano, yung sa funerary pambayad. Pilig yung bukas. Yung time na yun, nung niyakap po, pinasama ako sa dressing room para bigyan ako ng pera. Pumipunan at cheque, 100,000. Nawala yung aking git. Iyak. Kaya pa nga bigay sa akin, aking pera eh. Kinawagan ko si Mambalu. Marki na ako sa si Teller. Bigay po niyo yan, ni Bossing yan sa tatay niyan. Kabigay nga ng pera eh, 100,000. Nag-taxi na ako, wala taytay. Hanggang taytay? Aba, may pambayad ako sa taxi. At taytay, hinahabol ko yung living ng tatay ko. Hanggang doon sa simentero, nakarating kami. Nakataxi kami. Wala doon sa Magnatec hanggang... Oo. Simentero. Kailan kayo nawala sa, sabihin ko, sa showbiz? Nung namatay ko si Mang Dolphy, nag-stop na rin po ba kayo? Hindi na. Ayun, ano na ako. Gusto ko isama ni Eric eh. Sabi ko, Presti, kang ginagawa kay Daddy, ganun din sa akin. Mga ilang buwan na siguro, nakaka-recover na sila. Yung hindi ko malilimutan, yung sa kabaitan ni Mang Dolphy, ni Ninong Dolphy. Nung namatay ang father ko, lahat ng mga anak niya, pinapunta niya sa bahay. Dahil may sakit ata siya kuya, di ba? Kasi hindi siya makapunta. Ninong hindi makapunta sa... Pero kung yung niwalan sakit, edi pupunta yun. Kaya ang mga anak niya ang nagpunta, sina Rolly Quezon, sina Ate Sally. Ay, mga magkakapatid, halos kompleto sila. Ano yun, yung buro ng father niya? Buro ng father ko. So, dito po sa taytay. Taytay. Nakadong nga pala yung mga, mga anak sa una. Ay, mga kompleto. Rolly's brother. Lahat sila nagpunta. Family talaga yung ano ni Dolphy sa inyo, no? Talagang kahit ganun kami, talagang pumunta sila.